So ito nga, si LeBron James ay nag-sign pa ng 2-year extension sa Los Angeles Lakers. So lahat ay na-surprise. Wala man lang mga balita, wala mga rumor na lumabas. Wala lahat. Talagang na-surprise ang bawat isa. Kasi nga yung focus ng lahat ay na kay Anthony Davis, diba? Kung anong kontrata ang kanyang kukunin dito sa Los Angeles Lakers. So yung kontrata nga ay 2 years, $85 million. So ito nga ang kontrata na ito ay naglagay kay LeBron bilang top earner sa NBA history. Siya nga ay may total na $429,519,302. So yan ang total earnings niya sa kanyang karir. Nalampasan niya nga si Kevin Garnett. So ang ibig sabihin ng pag-sign ng kontrata nito ng LeBron sa Lakers, marami pa nga siyang bala at marami pa siyang fuel sa kanya. Kahit na 35 years old na nga siya. At pagkatapos ng kontrata niya na to, 38 na siya. So sa mga edad na to, yung mga ibang NBA players, eh parang pa-retire na nga at wala nang nagawa sa NBA. Parang bench warmer at role players na nga lang. Pero ibahin mo tong si LeBron. 35 years old na nga, MVP candidate pa, tapos nanalo pa ng championship. So pagdududahan ba natin ng health ni LeBron? Isipin ba natin na tapos na ang karir pagkatapos na ito? Siyempre hindi, diba? Alam naman natin kung paano mag-alaga si LeBron sa kanyang katawan at sa kanyang health, diba? Napabalita nga na $2 million ang kanyang ginagastos para lang sa kanyang mga pagkain, sa kanyang mga treatment at iba-iba pang mga gawain basta maging healthy lang siya. So itong kontrata na ito ay baka gayahin din ni Anthony Davis at sabayan niya ang kontrata ni LeBron. 3 more years, diba nga si AD ay mag-sign ng 3 years tapos may player option sa 3rd year. So hindi natin alam pero speculation ko lang din, baka sabayan niya nga si LeBron. At isa pa, yung Giannis to Lakers, yung kukunin ng Lakers si Giannis ay parang malabo na nga. Dahil itong si LeBron, pagkatapos ng kanyang kontrata talaga, yung unang kontrata niya sa Lakers, ang starting na pera na niya sa bago niyang kontrata ay 40 million. Tapos kapag nag-sign pa si AD, syempre halos 36 to 38 million syempre ang makukuha niya ni AD. So malabo na nga nakuhanin pa si Giannis. Pero hindi natin alam, baka mamaya ito na naman si Rob Pelinka ay mag-magic na naman at biglang makuha ng Lakers itong si Giannis. Kaya hindi tayo papakasigurado. So after ng kontrata ni LeBron ito, siya nga ay 38 years old, kagaya ng sinabi ko kanina. At 2023 ang taon na yon. So ayun ang taon na papasukin ni Bronny James o ni LeBron James Jr. ang NBA. Hindi natin alam kung si LeBron ay mag-i-stay sa LA at tatapusin ang kanyang karera doon or pupunta siya sa team na pinag-draftan ni Bronny para maging magkakampi sila. Hindi natin alam kung gusto niya maging kakampi si Bronny sa NBA or kalaban. Pero for sure, makikita natin ang kauna-unahang magtatay sa NBA. Makita natin sila, first time ever in NBA history. So anyways guys, ano sa tingin nyo? Si LeBron ba ay maglalaro pa rin ang katulad ng nilalaro niya ngayon pagdating ng kanyang bagong kontrata na 2 years? Or babagal na rin siya at magsuslow down? At mahabol na nga ng father time? Comment down below kung sa tingin nyo ay si LeBron ay nasa prime niya pa rin sa kontrata niya na ito. Or hindi. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video and if not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!